Ang karera sa politika ni Mayor Gerandy Danao ay puno ng tagumpay at pagsubok. Muling ipinagkatiwala sa kanya ng mga tao ng Nara, Palawan ang kanilang tiwala. Muling nahalal si Danao bilang alkalde. Ang kanyang tagumpay ay nagpapakita ng kanyang pangmatagalang impluensya. Pinatunayan nito ang matibay na ugnayan na kanyang binuo sa kanyang mga nasasakupan. Determinado siyang patunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat sa tiwalang ibinigay sa kanya. Ang kanyang muling paghahalal ay patunay ng kanyang pangmatagalang kasikatan. Ang pagbabalik ni Danao sa pwesto ay hudyat ng isang bagong kabanata. Ang paninindigan ni Mayor Danao sa pagmimina ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Nakita niya ang mga komplikasyon ng issue. Kinilala niya ang potensyal na benepisyong pang-ekonomiya na maaring idulot ng pagmimina. Ang pananaw ni Danao ay lumipat mula sa tahasang pagtutol patungo sa maingat na pagsasaalang-alang. Ang pagbabago ng paninindigan ni Danao sa pagmimina ay nagpakita ng kanyang kahandaang umangkop. Bukas siya sa pagsasaalang-alang sa iba't ibang pananaw. Naunawaan niya na ang pamumuno ay nangangailangan ng kakayahang umangkop at kahandaang matuto. Sa huli, nagpaasya si Danao na ipagkatiwala ang desisyon sa pagmimina sa sangguniang bayan. Naniniwala siya sa isang sama-samang discard. Nais niyang tiyakin na maririnig ang lahat ng boses. Ang pagbabagong ito ay nagbigay din sa pangako ni Danao sa mga prinsipyo ng demokrasya at pakikilahok ng komunidad. Ang paglalakbay ni Mayor Danao sa pamumuno ay hindi naging madali. Naharap siya sa isang panahon ng suspensyon mula sa pwesto. Ang karanasang ito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanya. Ito ay panahon ng pagninilay at paglago. Ang suspensyon ay nagtulak kay Danao na suriin muli ang kanyang estilo ng pamumuno. Napagtanto niya ang kahalagahan ng paghingi ng payo at pagbuo ng pinagkasunduan. Natuto siya mula sa kanyang mga pagkakamali at lumabas mula sa karanasan na mas malakas at mas matalino. Ang tugon ni Danao sa kanyang suspension ay nagpakita ng kanyang pagkatao. Hindi niya iniwasan ang responsibilidad. Sa halip, tinanggap niya ang pagkakataon para sa personal na paglago. Ginamit niya ang karanasan upang maging isang mas epektibo at mahabagin na pinuno. Ang pangako ni Danao sa transparency at accountability ay lumago. Mas naging determinado siyang makipag-ugnayan sa komunidad. Hinangad niyang isali ang konseho sa mga proseso ng paggawa ng desisyon. Ang ganitong pakikipagtulungan ay direktang resulta ng kanyang karanasan. Kilala si Mayor Danao sa kanyang aktibong pakikilahok sa pamamahala. Hindi siya kontento na nakaupo lang sa likod ng isang mesa. Naniniwala siya sa pagiging presente sa komunidad. Ginawa ni Danao na prioridad ang maging nakikita at maabot ng kanyang mga nasasakupan. Madalas siyang makita na bumibisita sa iba't ibang barangay. Ang ganitong pagiging malapit sa tao ay naggamit sa kanya ng respeto at paghanga ng mga tao. Ikalimang bahagi, personal na paghahatid ng tulong. Ang dedikasyon ni Mayor Danao sa kanyang mga nasasakupan ay hindi lang sa salita. Siya ay mahabagin at laging handang tumulong. Nang manalasa ang isang bagyo sa Nara, agad na kumilos si Danao. Personal na pinangasiwaan ni Danao ang mga pagsisikap sa pagtulong. Hindi niya ipinasa sa iba ang mahalagang gawaing ito. Kumalat ang mga larawan ni Danao na nagbubuhat ang sako ng bigas. Namamahagi ng mga food pack. Ang mga larawang ito ay nagsasalita ng malakas tungkol sa kanyang pagkatao. Ika-anim na bahagi, edukasyon bilang prioridad. Ang edukasyon ay may espesyal na lugar sa puso ni Mayor Danao. Naniniwala siyang ito ang susi sa maliwanag na kinabukasan ng mga kabataan ng Nara. Ginawa niya itong pundasyon ng kanyang administrasyon, namuhunan ng malaki sa infrastruktura at programa sa edukasyon. Pinangunahan ni Danao ang pagtatayo ng mga bagong gusali ng paaralan. Tinitiyak na ang mga mag-aaral ay may access sa ligtas at conducive na mga kapaligiran sa pag-aaral. Naunawaan niya na ang isang maayos na kapaligiran ay mahalaga para sa tagumpay sa akademya. Kinikilala ang kahalagahan ng teknolohiya sa 21st siglo. Pinagkalooban ni Danao ang mga paaralan ng mga computer at internet access. Hinangad niya ang isang henerasyong marunong sa teknolohiya, may kakayahang umunlad sa isang lalong magkakaugnay na mundo. Ang pangako ni Danao sa edukasyon ay lampas pa sa infrastruktura. Nagpatupad siya ng mga programa sa scholarship upang suportahan ang mga karapat-dapat na mag-aaral mula sa mahihirap na pamilya. Tinitiyak na ang mga hadlang sa pananalapi ay hindi hahadlang sa kanilang paghahangad ng kaalaman. Ika-7 bahagi, pagpapalakas sa mga kabataan.
Kinilala ni Mayor Danao ang potensyal na mga kabataan ng NARA. Naniniwala siya sa kanilang kakayahang mag-ambag sa pag-unlad ng kanilang komunidad. Sinuportahan niya ang mga inisyatibong naglalayong palakasin sila at bigyan sila ng mga pagkakataong umunlad. Nagtatag si Danao ng mga youth center na nagbigay ng ligtas na lugar para magtipo ng mga kabataan, matuto ng mga bagong kasanayan at makilahok sa mga recreational activity. Ang mga sentrong ito ay naging sentro ng pagkamalikhain at positibong pakikisalamuha. Sa pag-unawa sa kahalagahan ng palakasan sa pagpapaunlad ng pagtutulungan at disiplina, sinuportahan ni Danao ang iba't ibang programa sa palakasan. Nag-organisa siya ng mga paligsahan sa palakasan at nagbigay ng kagamitan na hinihikayat ang mga batang atleta na ipagpatuloy ang kanilang mga hilig. Ang mga pagsisikap ni Danao na palakasin ang mga kabataan ay lumawak sa pagpapaunlad ng pamumuno. Lumikha siya ng mga plataforma para sa mga kabataan na lumahok sa lokal na pamamahala na nagbibigay sa kanila ng boses at hinihikayat silang maging aktibong mamamayan. Ikawalong bahagi, pagtataguyod ng pangangalagang pangkalusugan. Inuna ni Mayor Danao ang kalusugan at kagalingan ng kanyang mga nasasakupan. Naunawaan niya na ang pag-access sa dekalidad na pangangalagang pangkalusugan ay mahalaga para sa isang maunlad na komunidad. Nagpatupad siya ng mga programa at inisyatibong naglalayong mapabuti ang mga serbisyong pangkalusugan sa NARA. Walang kapagurang nagtrabaho si Danao upang mapabuti ang local na health center. Kinilala niya na para sa marami, lalo na sa mga nasa liblib na lugar, ang health center ang kanilang pangunahing mapagkukunan ng pangangalagang medikal. Upang matugunan ang kakulangan ng mga medical na profesional sa mga rural na lugar, nagpatupad si Danao ng mga programa upang maakit ng mga doktor at nurse na maglingkod sa NARA. Nag-alok siya ng mga insentibo at lumikha ng isang suportadong kapaligiran upang mahikayat silang mag-practice sa komunidad. Kinilala ni Danao ang kahalagahan ng preventive healthcare. Nag-organisa siya ng mga medical mission at health awareness campaign upang isulong ang malusog na pamumuhay at maagang pagtuklas ng mga sakit. Naniniwala siya na ang pag-iwas ay kasinghalaga ng lunas. Ikasyam na bahagi, pagpapaunlad ng imprastruktura. Naunawaan ni Mayor Danao na ang imprastruktura ang gulugod ng pag-unlad. Inuna niya ang mga proyektong nagpapabuti ng koneksyon, pinahusay na transportasyon, at nagpapalakas ng aktibidad sa ekonomiya sa NARA. Pinangunahan ni Danao ang pagtatayo at rehabilitasyon ng mga kalsada at tulay na nagkokonekta sa mga liblib na nayon sa sentro ng bayan at pinapadali ang transportasyon ng mga kalakal at serbisyo. Ang pinabuting imprastruktura ay mas pinadali para sa mga magsasaka na dalhin ang kanilang mga produkto sa pamilihan at para umunlad ang mga negosyo. Kinikilala ang kahalagahan ng maasahang kuryente. Nagtrabaho si Danao upang mapabuti ang supply ng kuryente sa NARA. Sinaliksik niya ang mga renewable energy source at nagpatupad ng mga hakbang upang matiyak ang matatatag na kuryente para sa mga tahanan at negosyo. Namuhunan si Danao sa imprastruktura ng turismo. Kinikilala ang potensyal ng likas na kagandahan ng NARA upang makaakit ng mga bisita. Bumuo siya ng mga ecotourism site at nagtaguyod ng mga napapanatiling kasanayan sa turismo na nakinabang kapwa sa lokal na ekonomiya at sa kapaligiran. Ikasampung bahagi, isang pamana ng paglilingkod. Ang panunungkulan ni Mayor Gerandi Danao ay minarkahan ng isang malalim na pangako sa paglilingkod sa mga tao ng NARA. Nag-iwan siya ng isang pamana ng mahabagin na pamumuno, palaging inuuna ang mga pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Ang pamana ni Danao ay lampas pa sa mga konkretong tagumpay. Nagtanim siya ng kultura ng paglilingkod sa loob ng lokal na pamahalaan na nagbigay inspirasyon sa kanyang mga tauhan na lapitan ang kanilang trabaho ng may dedikasyon at isang tunay na pagnanais na gumawa ng pagbabago. Ang kanyang estilo ng pamumuno ay nailalarawan sa pamamagitan ng kababaang loob, empatiya, at kahandaang makinig. Hindi niya nakalimutan kung saan siya nanggaling at palaging nanatiling konektado sa mga taong kanyang pinaglingkuran. Ang pamana ni Danao ay nagsilbing inspirasyon para sa mga naghahangad na pinuno na nagpapakita na ang tunay na pamumuno ay tungkol sa paglilingkod, sakripisyo, at isang hindi natitinag na pangako sa ikabubuti ng komunidad. Ikalabing isang bahagi, isang tanglaw para sa mga hinaharap na pinuno. Ang paglalakbay ni Mayor Gerandi Danao sa serbisyo publiko ay nag-alok ng mahahalagang aral para sa mga naghahangad na mamuno. Ang kanyang kwento ay nagbigay diin sa kahalagahan ng katatagan, kakayahang umangkop,
at kahandaang matuto mula sa kahirapan. Ang diin ni Danao sa pakikilahok ng komunidad ay nagpakita ng kapangyarihan ng pakikinig sa mga tao, pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan, at pakikipagtulungan upang makahanap ng mga solusyon. Ang kanyang dedikasyon sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at pagpapaunlad ng infrastruktura ay nagpakita ng transformative na epekto ng pamumuhunan sa mga pangunahing sektor para sa pangmatagalang pag-unlad. Higit sa lahat, ang kwento ni Danao ay nagsilbing paalala na ang tunay na pamumuno ay tungkol sa paglilingkod sa iba, inuuna ang kanilang mga pangangailangan, at walang kapagurang nagtatrabaho upang lumikha ng isang mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Ang kanyang pamana ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Naghahanap ka ba ng bagong tambayan? Welcome sa Team Sam TV! Welcome sa Team Sam TV, ang bagong tambayan mo sa YouTube. Dito, lahat tayo pamilya. Kung gusto mo ng masayang vibes, tawanan at mga tips na sulit, nasa tamang channel ka. Sa Team Sam TV, may mga travel vlog na magdala sa iyo sa iba't ibang lugar, food adventures na magpapakutom sa iyo, at mga hamon na siguradong magpapasaya sa iyo. Dagdag pa riyan, may mga life hacks na sobrang makakatulong at mga kwentuhan na parang magkakabarkada lang. Kaya kung gusto mo ng pang-araw-araw na saya at inspirasyon, i-click na ang subscribe button at sumali sa Team Sam Fam. So anong hinihintay mo pa? Tara na! Mag-subscribe na at gawin nating Team Sam Day ang bawat araw.